Good morning! Another day, another new day, at panibagong araw, panibagong pag-asa, at positive all day. Bawal lang nega kasi nakakapangit. What? Naglagay na nga rin pala ako ng sunblock sa face, sa neck, at ngayon naman ay sa buong katawan ko. Protection ito panlaban sa init gawa ng sobrang tirik ng araw ngayon. At ito nga rin pala ang susuotin ko, magpajama na lang ako tapos mag one piece swimsuit para naman na diretsong hubad na at saka diretsong swimming agad. O diba, madali ang gawa lang. Gumamit na nga rin ako ng conditioner. Protection sa buhok ko, gawa ng may kulay itong buhok ko para kahit na nasa tubig ako ay hindi magiging frizzy ang buhok ko. Kaya ito ang palagi kong ginagawa kapag nagbi-beach ako, naglalagay ako palagi ng conditioner. Kasi pag walang conditioner, napaka-frizzy niya, tapos sobrang hirap suklayin kahit na kamay mo lang ang gamit, sobrang hirap suklayin. Tapos kasi may kulay pa ang buhok ko, kaya ayan, nilalagyan ko palagi ng conditioner. At para hindi ako maging maputla, gumamit na rin ako nitong mahiwagang lipstick ko. Yung mag-swimming ka lang pero kailangan naka-lipstick. Sunod naman ay nag-blush on na rin ako. So kailangan ko mag-blush on guys kasi nga naka-lipstick tayo para naman match ang mukha natin. Pangit kasi kung lipstick lang tapos ang pisngi puting-puti dahil sa sunblock. Ngayon ay ready na akong umalis. Tara, let's go. Today, I am going to swim. Kaso medyo hindi man taob ah. Akala ko nga ay napakataas ng tubig, pero nung nakita ko, medyo okay lang din naman pala. Mukhang carry naman. Wow! Ang aga-aga. Sarap lang. Swimming? Ma-swimming? Ito, itong bato. Dito ho, galumpat mo sa cliff. O, diba? At nandito ako ngayon sa Diniwid Beach. Ito nga pala ang view dito sa Diniwid Beach, Boracay Island. Hindi naman mataas ang tubig, sakto lang. Medyo malakas lang ang alon dito banda na side. Kaya naman naglakad-lakad pa ako ng kaunti para maghanap ng mas medyo ang tamang alon lang. Tapos dito kasi na side ay makikita nyo na mabato-bato, medyo hindi siya safe kapag nag-swimming kasi kapag maalon, pwede kang hampas-hampasin, tapos pwede kang mabagok sa bato, mga ganyan. So naglakad-lakad ako para makapaghanap ng mas safe na lugar na pwede makapag-swimming at pwede rin malagyan ng gamit syempre. Dito, napansin ko na iba-iba ang taas ng tubig kasi doon sa kabila ay medyo okay lang. Pero pagdating naman dito sa kabila ay yung tubig nasa taas. Normally kasi yung kapag hindi siya high tide, yung tubig hanggang dyan lang sa may bato, low tide talaga siya. Pero ngayon, oh, tingnan nyo, oh, umaabot hanggang dito sa taas. Grabe, 8:13 pa lang pero sobrang init na. Ganyan na kalinaw ang tubig, oh, kapag hindi habagat season. Makikita talaga ang bato na nakatabon sa tubig. Kung tatawagin ng iba ay crystal clear, oh, diba? Tingnan nyo yan. Kaya mas maganda talaga mag-swimming sa umaga kasi napakalinis pa ng tubig at saka fresh. Na siguro dito mag-swimming kasi wala masyadong maraming tao. Saka low tide lang dito, oh. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay ang damit ko. Doon na lang siguro sa mga bato-bato. Hindi pa paano kasi may shadow ng mga niyog-niyog. Tagal kasi nakasama ko! Dito, hindi na ako nakapaghintay at nag-swimming na nga ako kahit na malayo pa ang kasama ko. Sobrang init kasi, ang sarap na talaga maglublob sa tubig. At kung mapapansin nyo, ang baba lang ng tubig, hindi nga siya umabot sa tuhod ko. Kailangan ko pang pumunta ng talagang gitna para lang talaga na makaswimming at makapag-floating. Ang ginawa ko ay ganito na lang habang nasa araw, nasa tubig pa rin ang katawan ko. Ang sarap kayo sa pakiramdam kasi medyo malamig ang tubig sa taas. At dito nga habang nagtitingin-tingin ako, may napansin ako. Hindi ah! Ayun, oh, kita nyo yan. Meron silang beach party. I don't know when.
Yung parang stage na yan. Wala, meron silang beach party. Cute naman. Ganyan dito dati sa Boracay. Pag may beach party, may kanya-kanya silang mga stage. So, okay. Let's go back to swim. Dito ko nga rin pala napili sa Sinagpa Beach. Gawa ng mababaw lang dito. At saka, walang maraming tao. Ganun na rin na walang bato-bato. Kaya naman, safe mag-swimming dito. Uuwi na kami. Gustuhin ko man mag-stay ng matagal kaso hindi pwede kasi gawa nang may mga responsibilidad na tayong kailangan gawin. Siyempre, time limit lang talaga, time management din para sa sarili natin. Yung kahit minsan ay mag-enjoy man lang tayo, kahit nasa ganitong paraan lang ay nag-i-enjoy tayo. Iniwan ko nga si John natulog, pero hindi ko naman siya pwede gisingin gawa nang late na siya natulog. Kaya hinayaan ko na lang siya matulog muna. Ito nga rin pala ang shortcut na daan. Pabalik sa Dinuid Beach at dito makikita nyo si Mama Mary. Malapit lang talaga kami sa beach. Balang araw, madadala ko rin si John dito pero sa ngayon, hayaan ko muna siya tuluyang gumaling bago ko siya ilabas. At habang pauwi na ako, nagtigil muna ako dito sa may mga bato-bato kasi kapag mga ganito maraming bato ay marami ding sigay. So yung hinahawakan ko, ang tawag namin dyan sa amin ay sigay. Tapos yung bata kami, nilalaro namin yan. Yung taya kulob, tapos ang mananalo ay, ang panalo ay yung tansan, yung takip ng mga soft drinks like Coke, mga ganyan. Yan ang nilalaro namin nung bata kami dyan sa sigay. Ayan, yung mga ganitong napupulot ko, ayan, sigay ang tawag niyan sa amin. Eh, buka. Na kami sa bahay. Tulog pa rin si babe. Ako gani? Pwede ako. Ayun na pala siya. Are you okay, babe? Yeah. You just woke up? About 1 hour ago. Okay. Coffee? Please. All right. Okay, coffee.